Good morning sa inyo mga kamarino, sa lahat ng mga manonood natin at magandang umaga sa iyo, Admiral. Magandang umaga rin. Good morning, aking marikit na partner. Mukhang happy ka ngayon. Ang ganda ng mood na marikit. Actually, alam mo, Admiral, no. Mamaya magsisilbi tayong dalawa, partner tayo, nakaputi. Pwede tayo dun sa isang restaurant eh. Uniform eh. Ganyan talaga. Pero alam niyo ba? Alam mo ba, Admiral, bakit tayo nakaputi? Hindi. Aba, meron tayong kwento ng isang seafarer na naging... Doktor. Actually, puti din eh. Puti din yung suot niya dun eh, di ba? Puti din sa marino. Puti rin yung sa doktor eh, di ba? So kaya kami nakaputi. Tingnan nyo nga naman. Puti lang. Kakaibang kwento ito, Admiral. Correct. I'm sure, lahat ng mga kadete, yung sila ay medyo nagsisimula pa lang hanggang sa sila ay naging successful na, kilalang mo lahat. Yeah. Kilala no, Admiral, lahat. Halos, kasi oo. Tatlong taong ko naman nakita. Oo, diba? And everybody, iisa lang ang sinasabi lagi, nagpapasalamat kami kay Vice Admiral Eduardo Santos. Wow, yan naman talaga partner natin yan dito. Hindi, totoo yun, Admiral. Sa lahat ng interviews namin dito, na lahat po nang galing sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, walang ni isa na nagsabi na talagang, negative about Admiral and everything. Nag-a-admire lang kay Admiral. And always they say, si Admiral po ang laging nagbibigay ng inspirasyon sa kanila. How does it feel, Admiral? When you see these people, like, of course, nagsabi nga, kadete, tapos naging ganito, tapos na ganyan, tapos nag-iba na nga ng landas eh. Pero kahit nag-iba ng landas, pupunta pa rin sa'yo, Admiral, ano ba ito? Parang mentorship, etc. How do you deal with those? Ang feeling ko dyan palagi is, una-una, tuwan-tuwa ako, mayabang ako, dahil nakapagtapos sila, tapos maganda yung buhay, na hindi naman magiging ganyang kaganda kung hindi ito yung tinahak nila na daan para sa buhay. So second, eh, nagpapasalamat ako dahil at least hindi nakakalimot. Oo nga, that's very true. Alam nyo, malaking bagay po ang naibibigay at naaambag ng eskwelahan sa paghubog po ng ating mga kabataan. So kasi sila 18 years old, yung iba nga 17 years old. Noong una 16. Oo, dati 16 pa. Umiiyak pa. Oo, pero ngayon, iba talaga yung paghubog mula sa nakikita natin na pagsisinop sa pera. Correct. No? Kaya mas marami ang talagang very, very successful na graduates ng MAAP. So yan po ang ating makakasama mamaya. Diba? At syempre, may good news tayo mula sa GCash! Diba? Kung paano talaga mag-impok ng pera. Importante sa atin yan, Admiral. Yeah, correct. Tama yan. Kailangan talaga ngayon yung ano, maski sa lahat ng kadete sinasabi ko, financial management palagi. Hindi yung puro gasta kasi kailangan talaga mag-ipon. Pero sa tingin ko, Admiral, yung mga sinasabi mo sa kanila, lagi nilang nakatatak sa isip yan kasi up to now, mga kamarino, lahat po ng graduates ng MAAP, sabi ko sa inyo, iba ang investments na meron sila. Talagang masinop, magaling talaga at na-feature po natin yan dito sa Yanang Marino. Kaya naman, dyan lamang po kayo ha, dahil napakagandang storya ang aming ihahatid sa inyo. Ito pa rin ang nag-iisa at longest running maritime show para lang po sa mga Pilipinong magdaragat. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino! Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwala ang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nag-partner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day, isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers! Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts.
Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watson's at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin ito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. This portion is brought to you by GCash. When things go wrong, as they sometimes will, rest if you must, but don't you quit. So nagpapahinga lang sandali, tapos bangon ulit, laban lang, isa-isang araw lang. Huwag mong iisipin kung ano yung bukas. You are never given a dream without also being given the power to make it true. Ito ang sabi ng American writer na si Richard Bach. Ganyan kung ilalarawan natin ang kwento ni Doktora Ellie Theodore Fabian de la Serna na mula sa pagiging maapalumna at seafarer ay naglayag patungo sa mundo ng medisina at ngayon ay isang ganap ng lisensyadong doktora. From navigating the high seas to now healing lives, kung paano nangyari, pakinggan natin ang kanyang istorya. Ako si Ellie Theodore de la Serna, OIC Navigational Watch, at ngayon ay isang ganap na doktor. Ang nangyari kasi, sa plano, ever since nung bata ako, hindi namin plano talaga ng family ko magma-up ako. Ang plano is mag-doktor talaga ako. Kasi ever since, kapag tinatanong ako ano yung gusto mo paglaki mo, syempre usual na isasagot, gusto ko pa maging doktor. Tapos nung elementary ako, nung grade 6 ako, since yung father ko is a dentist sa district hospital namin, nagkaroon sila ng family day. And then one of the itineraries is pupunta sa MAAP. Nung nakita ko yung MAAP, nung nandun kami, parabang nabilib ako kasi may mga kadeteng naka-summer white. Yun yung uniform namin every Monday, yung all white siya. Tapos may mga babae. Nabilib, sabi ko sa daddy ko, dad, baka pwede ako pumasok dito. Parang sa akin nun, hindi naman siya seryoso. Tapos yung pala, tinake seriously ng father ko. So, nung after high school, nag-entrance exam ako sa MAAP. And then, yun nga, nung fourth class ako, which is yung first year namin, quitting ako kasi iba yung mundo sa loob ng academy kesa sa outside the academy. Pero parang may kumausap sa akin na ituloy. And then kasi nahihiya ako na umuwi sa amin. Ayoko mag-quit, ayoko may masabi yung mga tao. Isa ako sa pinakabata nung pumasok ako sa MAAP, I was just 16 years old, fresh from high school. So, unang-una doon, hindi ako actually naka-attend ng high school graduation ko. Kasi pumasok kami ng MAAP was April 4, and then yung graduation ko was April 6. So, yung mga classmate ko from high school, nagmamarcha sila paakyat ng stage. Ako, nagmamarcha ako papuntang Ima J Campus para pagulungin kami dun sa damuhan. So, sobrang hirap kasi talaga. Lumaki ako, parang sheltered ako. Hindi kami nahihirapan sa bahay kasi meron kaming kasambahay, ganun. So, hindi ako marunong maglaba, mamalansya. Tapos, yung pagkain, syempre, yung pagkain namin, wala kasi kaming snacks. Ang pinoprovide lang kapag first year ka, breakfast, lunch, dinner. So parang ako, nasanay ako na may snacks-snacks pa. Kaya doon ako medyo nahirapan. Tsaka syempre yung malayo sa family. First time kong hindi matulog sa bahay namin noon. Kaya umiiyak ako nung unang gabi ko. Until parang buong pag-first year ko doon sa MAAP, umiiyak ako. Kaya sabi ko noon, uwi na lang ako, ayoko na.
na-process ko na actually yung papers ko nun. Pero after nung sem break namin, napag-isip-isip ko na ituloy na lang, sayang din naman kasi maganda yung experience, maganda rin yung tinuturo ng MAAP. Tsaka, if not sa dahil sa MAAP, hindi mabibuild yung character ko kung ano ako ngayon. 2015 nung nag-graduate ako sa MAAP. So, right after graduation, nag-take ako ng mga trainings necessary. And then, nag-take ako ng licensure examination namin. Ang ginawa ko after nung licensure examination, nagturo ako sa Tugo, shipboard training officer, for a few months. And then, bumalik ako ng MAAP as an academic training officer din for like 2 months lang. And then, nag-enroll na ako sa med school. Since yung maritime is not related naman sa medical, nag-take ako ng subjects na kulang ko sa UP Manila. After that, nag-take din ako ng NMAT. And then, nag-entrance exam ako sa PLM, sa Pamantasan ng Lungsod ng Manila. 2017 ako nag-start ng med school. Nag-graduate ako ng 2022. And then, nag-take ako ng internship ko sa Ospital ng Maynila. And then, recently, nitong April 2024 lang, nakakapasa ako ng boards. So, right after oath-taking, a day after oath-taking lang, nung May 16, nag-board naman ako ng Tugo Vessel as a vessel doctor. So, walang pahinga ever since nung nag-start talaga ako. This portion was brought to you by GCash. Nanalo ka raw sa promo? Baka manako pero ako pag binigay ko MPIN at OTP ko. Phishing scam yan! Huwag i-share ang GCash MPIN at OTP mo para G-safe tayo. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalika, ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit, dahil Amusup cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Wala na nga sigurong masasaya pa sa pakiramdam na unti-unti ay nakakamit na natin ang mga hinahangad natin sa buhay. Lalo na yung mga pangarap na bitbit natin mula pagkabata. At para kay Dr. Ellie, ang kanyang pagiging doktora ang naging kaganapan ng kanyang childhood dream. Nakasampa ko ng international vessel. Yun nga, ang sinasakyan ko is oil chemical tanker under Herning Shipping. Mahirap kasi mag-isa lang akong babae on board. Nung panahon kasi namin, konti lang yung mga babae pa na sumasakay sa barko. Kasi usually, ang kinukuha nila, mga lalaki. Pero with the help of Vice Admiral nga, doon na nagkaroon ng chance yung mga midshipwomen from MAAP na mag-board ng international vessels. Kasi mas nakilala na nila na okay lang pasakayin yung mga babae sa barko.
Tapos, ang mga challenges doon, syempre, malayo ka sa pamilya mo, wala ka pag birthday, yung mga special occasions, even yung funeral. So, to tell you, sa pagsakay ko ng barko, dalawang kapamilya ko yung namatay na hindi ako nakauwi. Yun yung pinakamahirap sa akin. Hindi makausap sa phone, hindi ko na sila naabutang makausap sa phone kasi nga namatay na sila. Hindi rin ako makauwi kasi nasa gitna kami ng Atlantic Ocean that time. So kahit anong gawin ko, walang chance. Yung parents ko, tsaka yung sister ko, sila lang usually talaga yung kinakausap ko. Kasi pag kunyari may video call naman, may messenger naman, makakausap ko naman sila. Basta nakausap ko sila, parang gumagaan na yung pakiramdam ko. Yun yung mga challenges na mahirap talaga kapag nagbabarko ka. Sinisimbolo rin ng tagumpay niyang ito ang pasasalamat at pagbibigay-pugay sa kanyang mga magulang, maging sa lahat ng mga taong walang tigil na naniniwala sa bawat landas na pinili niyang tahakin. Sobrang saya ko bilang anak na makikita ko yung parents ko na sobrang proud nila sa akin. Even yung sister ko, kasi malaki yung agwat namin ng sister ko, parang 6 years. Siguro tinitingnan niya ako as her role model. Gusto ko makita niya kung na kayang-kaya niya rin gawin kung ano yung mga nagawa ko. Tapos syempre, ngayon naman, gusto ko mag-give back sa family ko, sa parents ko. Dahil ang tagal na nila akong pinag-aaral eh. Parang 25 years or 26 years ng buhay ko, pinag-aaral lang nila ako. So this time, gusto ko namang mag-give back sa kanila. Gusto ko mas pagaanin yung life nila, mag-enjoy na sila. Kasi hindi naman na sila bumabata pa. So, Mommy, Daddy, thank you sa 26 years na pagpapaaral sa akin. Tapos, yung pag-aalaga, yung walang sawang suporta. And then sa sister ko, thank you kasi lagi kang nandyan. Taking one day at a time. Ito ang laging mensahe ni Vice Admiral Eduardo Santos para sa lahat ng mga kadete ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ang tila naging gabay ni Dr. Ellie sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, mula sa pagiging isang marino hanggang sa pagiging isang doktor. Ito rin ang palaging nagsisilbing paalala sa kanya na huwag sumuko, harapin ang kasalukuyan at tapusin ang anumang nasimulan. I'm combining my two worlds in one. I'm having the best of both worlds. Kasi sumasakay ako ngayon sa vessel doctor. So, napapractice ko yung profession ko ngayon, which is a doctor. And then, napapractice ko din or na-experience ko din yung previous profession ko, which is yung seafaring. Patunay ang kwentong ito ni Dr. Ellie na walang limitasyon ang mga pwede nating marating sa buhay. Na hanggat patuloy kang nangangarap, naniniwala at kumikilos para sa katuparan ng mga ito ay makakamit mo anuman ang mga mimithiin mo. Walang madali sa buhay. Mapalupa, mapadagat, or himpapawid. Walang madaling trabaho. Ang kailangan mo, grit. Kailangan responsible ka. Kailangan hindi ka mag-give up basta-basta. Kung ano man yung gusto nyong tahakin, gawin nyo yan. I-achieve nyo yung mga dreams nyo kasi hindi pa huli ang lahat. This portion was brought to you by SM Supermall. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwala ang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nag-partner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day, isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers. Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watson's at Ace Hardware.
Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. Nanalo ka raw sa promo? Baka manako pero kapag binigay ko MPIN at OTP ko. Phishing scam! Yan! Huwag i-share ang GCash MPIN at OTP mo para G-safe tayo. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat, ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit, dahil AMUSUP cares. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. This portion is brought to you by GCash. Mas pinadali, mas pinabilis, at mas pinalawak pa ang abot ng GCash. Narito ang mga offered services ng GCash. What is Send Money Protect? So kunwari nagtatransact kayo ng send money sa kausap ninyo, when you actually purchase this insurance, you are actually insuring your transaction with our CHUBS partner to make sure na protected kayo on social engineering or online shopping fraud. So at the amount of 30 pesos, secured na ang send money transaction ninyo. Same as for the online shopping protect naman, any delays or kung may mangyari man sa parcels or orders ninyo, insured ang mga transactions online. So as I mentioned kanina, we have partnerships with different institutions, no? You will see here, yung mga regulators natin, government agencies, mga legal partners that we're currently working on or working with
para lang ma-make sure natin na secure talaga si GCash, and hindi lang kami on the product level itself, no, but even on the economy and environment level. Gusto nating ma-make sure that it is a collaborated effort to secure the Filipinos using GCash. This portion was brought to you by GCash. Nanalo ka raw sa promo? Baka manalo pero ako pag binigay ko MPIN at OTP ko. Phishing scam yan! Huwag i-share ang GCash MPIN at OTP mo para G-safe tayo. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaraga, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat, ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit, dahil AMOSUP cares. This portion was brought to you by GCash. Nakaka-inspire naman talaga ang kwento ni Doktora Chin, ha? Doktora na, seafarer pa, imagine, from navigate the high seas to now saving lives, no? Yeah. As a doctor. At babalik pa ulit. Isang bumalik sa barko. Oo, pero ang galing nun, no? Imagine kung naging doktor siya sa loob ng barko. Doktor na, seafarer pa. Correct. Ano ba? Doble ba sweldo niya? Hindi. Hindi, di ba? Doktor pa rin yung sweldo niya. Doktor pa rin sweldo. Oh. Sayang, di ba? Oh, di ba? Sayang. Okay, Dr. Chin! Hi! Nako, saludo kami sa'yo, ha? Sabi nga, partner ng American industrialist at philanthropist, kilala to, na si John D. Rockefeller, I quote, "Don't be afraid to give up the good to go for the great." Ay! Unquote. Galing! Good na yung seafarer, mag-grade pa ng doktor. Oo, nag-grade pa. Dalawa pa, imagine. Oo, dapat di matakot na piliin yung isang bagay na magpapasaya sa'yo o kaya naman, eh, makabuluhan. Correct. Diba? Correct. Patunay lamang yan, Mari, ng kwento ni Dr. Chin na walang limitasyon ang kaya mong abutin. Basta buo ang iyong paniniwala sa sarili. Diba? That's very true. Sana naging inspirasyon nito sa karamihan. Marami po tayong napulot na aral ngayon sa inatampok natin mga kwento tulad po nitong kay Dr. Jean. At syempre, ay, mag-isip-isip tayo mga kamarino ngayon na nalaman na natin about GCash, ang mga pwedeng makuha nating benepisyo sa pag-iimpok ng pera. Kaya talagang importante na at the end of it all, maging seafarer ka man o hindi, meron kang laging nabubunot mula sa bulsa. Kaya matuto tayong mag-save. Diba, no? Correct. So, ay, Tapos! Hanggang sa susunod na Sabado, para lang sa ating morning kwentuhan, yeah, tuwing Sabado, di ba? Correct. Oy, nako, chika-chika lang tayo, ha, mga kabarino. So hanggang sa susunod, ha, 8 to 8:30 in the morning dito pa rin sa PTV Channel 4. But for now, anchors away! Bye, everyone! Bye-bye!